Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. At ito na naman yung Ate May Chang ay may from Japan, Virgo, kabayan. This reading is for you. Yehey! Magpi-prediction tayo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Okay, salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. At salamat din sa mga nakakataba ng puso ninyong comments dahil halos lahat kayo is resonate, no? And keep comment lang dahil ang energy nyo dyan is naiiwan, no? Lahat, pati pangalan nyo talaga isa-isa kong binabasa para lang makuha ko yung energy ninyo at aray ko napaso ang ate nyo. At syempre para makaresonate kayo sa reading natin. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat sa inyo mga kabayan. At kung gusto nyo na personal reading, ulitin ko, nasa baba po ng video na ito. Ang description, all the details is nasa loob nyo. Nasa baba ng video na ito, ang description at all the details po is nasa loob noon. Okay, Virgo, this reading is a general reading. Paalala lang, hindi po ito general. Marami po kayong nagwawalian ako. Marami po kayong energy sa mundong ito. Okay? Kuhanin mo lang yung para sa iyo at itapon mo lang ang hindi naman para sa iyo. Okay? Tingnan natin kung ano ang magaganap o mangyayari sa iyo. Yes, tapos na ang 2023. Ano ang magaganap sa iyo by January 2024? It comes to financial health, love, money, and career. Virgo in 2024 January 2024. Magaganap o mangyayari. It comes to financial health, love, money, and career. Virgo in January 2024. Show me, show me, show me. Oh. Mhm. The top of the deck is the Page of Wands. Iaano natin 'yan, ko confirm syempre isa-isa. Okay, we have the Tower, the Ten of The Ten of Wands, the Knight of Pentacles, the Judgment, the Fool, the Three of the Three of Cups, the Lovers, and the Six of Pentacles. Okay, so nakita ko ito is may magtatapos, ano? There's some, by January 2024, talagang may changes na mangyayari sa buhay. May mga sudden changes sa mga foundation ninyo. Relasyon, kaibigan, work, job, business. Basta may foundation na magkakaroon ng pagbabago. Sudden massive changes, maaaring may magkaroon ng calamity or crisis na magtatapos. Maaaring may mga problema kayo in the past when it comes to money, relasyon, kung ano mga foundation niya na talagang it's end. Ano? And then to make a new beginning. And then nakikita ko dito, siyempre, in the past talaga, so are super very hardworking. No? Because nakita ko dito, ang daming stress, feeling burden, mga overloaded of responsibilities, burnout, calamity, ano ba to? A major challenge, uphill, ganyan, something. Marami kang mga ipinasan na responsibilidad. Nakikita ko ang katapusan nito. Okay? Kumbaga, dito is the beginning and the beginning. And now, sa nakita ko, by January then is you are so very stable. Okay? Bumalik na ang iyong pagiging ikaw. And actually, maaring bumalik na rin ito sa ngayon. No? And then, by January is mararamdam mo pa ang more of pagbabago sa buhay mo. No? Nagkakaroon na ng mga success. Maaring you enjoy the reward of your success kasi sa talagang give effort ka dito yan. Maliit man o malaking reward and achievement na makakamit mo yan. Kung ano man yung meron ka sa ngayon, no, by January, maliit o marami o konti man yan, you are very stable, contento, no, kumbaga happy, single, stable. No, iba dito is single. Then, nakita ko dito is may ginabayan ka ng anghel mo, no, ng angels mo. We have the adjustment kasi nagkaroon ng mga spiritual awakening at last, ano, sa dami ng problema na pinagdaanan mo, na-awaken ka na, ano, nagkaroon na talaga ng yung beginning sa buhay mo. And then may mga life changing talaga
na nangyayari at decision, no? Kumbaga, nakita ko ito, yung mga nakaraan na problema, sakit man, you let go the past. Kumbaga, the past is done and it's over. Nagkaroon ka na ng mga self-evaluation sa sarili mo. It's very good, ano? Talagang natuto ka na sa mga nakaraan mo. And then, well, for a new beginning, nakita ko dito, so we have the full, ano, nagkakaroon na talaga tina ng revert and the new beginning, leap of faith, potential, actually, and nakakaramdam na kayo ng mga freedom. So, nakita ko dito, we have the three of cups kasi nagkakaroon na, maaring, by January, may mga kaibigan ka na maaring ayain ka, lumabas, ganyan. Lumabas, mag-minom, mag-party, or pupuntahan ka sa bahay. Maybe, no, sa nakita ko may mga party at kainan na kung nakikita na kasama ang iyong mga kaibigan o mahal sa buhay, no, or maari naman may mga mag-enjoy na ng pregnancy o married dito, no, or pagkakaroon ng union with the lovers, no, maaring union ng kapamilya, union ng mga kamag-anak, union ng magkakapatid, union ng mga mahal o malalapit sa buhay, no? Nakikita ko dito. Magkakaroon kayo, maaring iba dito is magkakaroon ng mga give and take, no? Maaring ganun. Wow, Pamasko to ata to. Pahabol ata to na Pamasko. Okay, tingnan natin. We have the Three of Swords. Oh my God. Magkakaroon ng iba dito, maaring makakaranas pa rin kayo ng mga sakit, no? Mga sakit na mararamdaman, no? Mga paghihirap, mga unexpected blow of emotion. Let me see, parang ganun din nakita ko dito, maaring may mga masasaktan when it comes sa party o mga hindi man magkakaintindihan sa pamilya, sa lovers, o hindi man siya malaki o maliit man siya, magkakaroon ng mga misunderstanding. Maaring ganun, may mga iiyak, conflict, maari, magkakaroon ng separation, sana hindi, depression. Well, alisin muna natin, no? Pag ito lumabas uli, again, kasi, oh my God, kasunod pa niya is the Five of Cups, no, maaring, oh my God, ano nangyari dito? May magkakaganap na mga pagsisisi, tingnan natin, Virgo, tingnan natin, no? Ano po yung tower, show me, ano po ang tower, show me, the tower, ano yung dapat natin malaman sa tower, okay, we have the Fate of Swords, thank you, oh, reverse to ah, we, okay, it's very good, okay, we have the Death in reverse, and the Fate of Swords, nakikita ko dito may mga tao o may mga kabayan tayo na natatakot magbago. No, may mga fear of changes, mga natatakot magsimula. Natatakot na maaring magsimula ng business by online o magsimula ng mga bagong hakbang sa buhay. Trabaho man iyan, love life man iyan, o ma-i-develop ka pa na skill o mag-aaral ka pa more. No, maaring na may mga natatakot ka o hindi. Kasi hindi ka makapag-beginning, actually, yun. Hindi ka makapag-beginning. Maari na magkakaroon ka ng mga doubt, maybe, no? Kasi may takot kang nararamdaman. May mga resistant to change ako nakikita. And stagnation. Maaring nagkakaroon ng mga mahihirapan kayo muna mag-transform, mag-new life, mag-new beginning, no? Maaring mapag-iisip mo na kayo, no? Maaring ganun. Maaring iba dito nga, sinasabi ko, magkaroon ng new work, new business, online business, maaring ganun. Kaso may fear na natatakot kung magbubumba o hindi. Maaring ganun, no, sa nakita ko dito. Tingnan natin. I-diff pa natin yung ano. Ano po ang pair of swords, show me? Pair of swords, show me. Reverse din na. We have the Five of Pentacles in reverse.
sa iba naman, sabi ko is, yung trotsara ko, pasensya naman kabahin, hindi ko alam why. Yung iba naman, sa nakita ko ito, they're starting a new beginning talaga, no? By January 2024. Kasi nagkakaroon na sila ng mga financial growth by January 2024. Pero yung iba talaga, nagkakaroon ng mga takot pa. Maaring may financial growth nga, and then you're starting a new business, kaso nagkakaroon ka ng takot. Maaring ganun, no? Maaring may mga related ang business o gagawing hakbang sa relate sa internet or social no media, maaring gano. Nagkakaroon na rin ng actually ng improving financial recovery. Kung kayo nagkahiwalay, talagang there's a recovery na, financial is growth. And then may mga better health, no, yung mga Virgo na may mga ano, talagang nagkakaroon ng mga healthy, no, nagkakaroon ng better health na lucky. Actually, luck is papasok na rin by January 2024, no? Nagkakaroon na rin ng mga end of the hardship. Yan, this is a positive changes na talaga sa'yo. Virgo, tingnan pa natin si Death of Rivers. Yan, nagkakaroon na ng 8 of Wands, talagang a clear path para sa inyo. Continuation kayo to find the direction ng goal nyo. Very good. This or travel din ako nakikita. Maari iba dito is by travel na magaganap. Ano? At makakaramdam na talaga kayo ng freedom by starting of January 2024. The Death in Reverse. The Death in Reverse. Mm-hmm. Reverse again. And we have the Nine of Pentacles in Reverse. So yun, talagang yung iba dito is magkakaroon o makakaranas ng lack of independence or stability pa rin sa buhay. No? Maaring ganun. Hindi kasi lahat kayo is nahan dito sa na energy na nahan dito. Nagkakaroon pa rin ng mga success at all costs. No, magkakaroon pa rin yung iba ng mga insecurity, no. No, magkakaramdam pa rin kayo ng iba na mga pagka-failure. Maaring halimbawa nag-start kayo ng yung beginning of business, maaring ganun, o relasyon o work o skill, o mag-aaral pa kayo more. Kaso, nagkakaroon ng mga fear of changes, ganyan, nagkaka-lack of changes, kasi may takot kayo nararamdaman na maaring baka iniisip nyo na kapag papasok kayo sa sitwasyon ng business o papasok kayo sa new work o job na yan, baka kayo is mabigo. Kaya kayo medyo makakaramdam ng fear o pagka-failure. Kung ano man yan sa buhay ninyo, hanapin ninyo. Okay? Or maari naman din na sabi ko nga we have a three of swords na lumabas is maari din naman na magkakaroon ng iba o may darating sa inyo iba na tingnan na lang natin outcome. Ano po yung outcome nito? Show me. Outcome, show me. Dalawa talaga kailangan ang outcome mo. Okay, the outcome is the Magician and the Six of Cups. Oh my God. Ang outcome mo dito is may mga... Kung ikaw is makipag-business with it come... sa halimbawa may work ka, may business ka, tapos may collaboration o makipag-business ka with your kapatid, sa kaibigan, sa kakilala o malapit sa buhay, maaring magkaroon ng mga pandaraya o pangniling lang, okay? O malapit mo sa puso, no, maaring ganun ang nakita ko. Mag-ingat lang tayo sa lahat ng mga tao na pagkakatiwalaan natin, okay? Kung tayo is mag-i-start ng new business. Kasi nakita ko dito is hindi magiging maganda. Magkakaroon ng mga panglilin lang na gagawin. Maaring magkakaroon ng tiwala kasi kakilala mo siya. Kasi malapit siya sa puso mo. No? Kasi matagal mo na siyang kilala. Kaso, maliling lang ka. Madaraya ka, no? Magkakaroon ng mga... manipulative, doubt, kakaroon ng mga no will, illusion, okay? Mag-ingat lang tayo if ever kung ano man ang gusto nating i-make a new beginning, okay?
Okay, ano po ang the Ten of Wands? Ten of Wands. Ten of Wands yung Ten of Wands. Ten of Wands. Ano po ang Ten of Wands yung? Mm-hmm. Where the King of Cups? Ang dami nito. Ang dami naman nito. Oh, ang dami naman po. We have the King of Eight of Pentacles, King of Wands, Four of Wands, and the King of Cups. Okay, so nakita ko dito with the Eight of Pentacles is... Nakita ko is talagang very hard work ka. Siyempre, you are hard work talaga. Marami kang responsibility. But sabi ko naman sa'yo, you are so very hard work. Focus at focus ka. Maaring iba dito is nag-aaral. Basta focus ka whatever you are committed sa buhay mo. No? Nakita ko may minamaster ka na something. Trabaho, new skill, developing pa ng skill, pinapractice, mga talent, may mga dinidevelop at may mga pinaperfect. No? May mga ina-expertise na nakita ko dito. Actually, focus ka doon, ano? Nakita ko with the King of Wands naman is, tingnan natin si King of Wands and King of Wands, sorry. King of Wands. Nakita ko dito is confident ka sa gagawin mo, eh. Very confident ka sa gagawin mo, actually, no? With the King of Wands and the Two of Cups. Talagang itong gagawin mo, halimbawa, business, new work, new job, na papasukin mo, o ano man yan, is nakita ko, you are very confident. Talagang minamaster mo ito, pag-aaralan mo pa siyang maigi, searching ka sa mga internet, social media, or ano man yan, isi-search mo, o mag-aaral ka pa more, para ma-perfect mo ito. Para, kasi, ang nakikita ko dito, na, confident ka sa gagawin mo, no? Talagang confident ka, at gusto mo itong gagawin mo with the two cups, ano. And siyempre, nakasabi ko nga, maaring kapamilya o kakilala o malapit sa buhay. To maaring iba dito is maaring magtatayo ng bahay o new business nga. Sabi ko sa'yo, this is a foundation kasi, Four of Wands, ano. Maaring ganun, nakikita ko. And hindi ko alam kung may tao na magbibigay sa iyo ng advice, no, with it comes dito sa business na itatayo mo, relasyon man ito, new work, new kung ano man yung i-start mo, no. May tao na sandali lang mga kabayan, na ang anak mo is ako'y pinupuan at blessing ako palagi, biniblessing ang palagi ang mami nila, ng pupo nila. Ayun, maaaring may tao na mag-advise sa'yo, maaaring ito is tatay mo, maaaring kapatid mo, nakakatandang kapatid mo, o nakakabatayan, o malapit sa puso mo na tao. Maaring magbigay siya ng advice o hihingi ka ng advice dito sa tao na to, no? With it comes dito sa in-mimic a new beginning mo, no? Kasi ang naiisip mo dito is maglalabas ka ng pera. No? Or hindi man ikaw nakakaisip na may lalapit sa'yo, you need advice to sa ibang tao. No? Humingi ka ng mga opinion, humingi ka ng mga dapat gawin. Tama ba to? Kung hindi mo man, ano, mag-collect ka ng mga advice, ng mga technique. No? Ganun. Then, kapag after nun, pagsama-samahin mo kung ano talagang pinakamagandang solution na dapat gawin, ano. Nakita ko dito. Ano po ang King of Cups? Tingnan natin. King of Cups. King of Cups. Tayo naman agad. Ang dami po. Nasagot. Okay, with the Emperor. Yun, maaring ama, tatay mo, no? Itong itatayo mong business, tatay mo, nanay mo, maari ang mag-a-advise sa'yo. So, nakita ko dito is talagang kung ano yung itatayo mong ito, o halimbawa, itatayo mo, kung ano man ito, i-make new beginning mo sa buhay mo, no? Business man yan, or what else man yan, is magkakaroon talaga siya ng growth. Maaring ito is kinagawa mo na, ano? At nakikita ko naman dito na talagang unti-unti na magkakaroon na ng growth dito sa
ginagawa mo ngayon o gagawin mo pa lang by January 2024, ano, sa nakita ko to. At magiging, maaring ikaw is a boss with your company o business mo man yan, no, maaring ikaw ang magbibigay, hindi man sa yung business o maaring malaki o maliit man ito, o sarili mo lang na pa ano ba to, part-time, ikaw pa rin ang magma-manage, no, kumaga, ikaw pa rin ang magbibigay ng rules, no, mga rules. At nakita ko dito is may kakaroon ng growth dito, no, at maaring yung iba naman dito is mag-i-start na, maaring may mabuntis, no, sa nakita ko dito. Kasi there's a beginning and then meron tayo dito na ganito, no, maaring may mabuntis by January. Mapagiging single mo, naku po. Tiyana na. Tingnan natin. Congratulations kung sino man, no. Nine of Pentacles, show me. Thank you. Judgment and judgment. So, talaga may mga angels na nakapalibot sa'yo or nakabantay sa'yo, Virgo. Okay? Kaya you are so blessed talaga from the universe. No, binabantayan nila ang iyong kilos o ginabantayan nila ikaw. And then, sa nakita ko dito is talagang bumalik na. Talaga, you learn from the past. Bumalik na talaga yung determination at power mo. Sa nakita ko dito. As in, andun na. Ikaw na, you are very, ano na, contento na sa buhay. Sa nakita ko ito. Tingnan natin si judgment. Judgment? Ano pa dapat natin malaman sa judgment? We have the Four of Swords and the King of Swords. Tingnan natin si King of Swords. Ano po ang King of Swords? King of Swords, show me. King of Swords. Thank you. The Ten of Swords. May nakikita kong pagbabago sa buhay mo, actually. Kasi nakita ko in the past, Virgo, talagang ang daming mga deep wounds, mga nanggagot, nanloko sa'yo, backstabbing, nagkaroon ng mga denying your pain, ganyan. Nagkaroon ng mga betrayal, abandonment, attack, rock bottom, violence. Maaring iba dito is nag-collapse. Maaring iba dito talagang may tinawag na ni Angel. Dahil may nakita ako na kabaong, maaring may nawala sa buhay mo, na pumanaw, no, na kamag-anak, no, malapit sa buhay mo, no, kasi nahanito ang angels, actually. And then, well, it passed naman, and now you are starting a new beginning talaga sa buhay mo also. And with the King of Swords, talagang yung iba dito is may pagka, meron kayong mga, may pagka leader with a strong mind ang iba sa inyo, and then ginagamit nyo talaga yung utak nyo muna, no, when making a decision. So nakita ko dito kung ano may itong itatayo mo, i-make a new beginning mo sa buhay mo, no, ay you are very devoted, and sabi ko nga sa iyo, very committed ka sa gagawin mo, no, sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito na, tingnan natin si Four of Swords, show me. Thank you. Five of Swords. Wow, parang ano, parang alam mo, kung iisipin ko, Virgo, sabi ko nga sa inyo, maaring iba sa inyo, is trabaho nyo, is nakakonect siya sa internet, nakakonect siya sa social media, kasi parang ibang nakikita ko dito is more on communication, no? Ang nakikita ko, naaring ganun yung iba sa inyo na trabaho. More on communication, pakikipag-usap sa kahit na kahit kani-kaninong tao. No, or maaring
ganun ang nakikita ko. Makipag-communication sa mga ibang lengguwahe. Ari, yung nakikita ko, ibang mga ibang lahi, ganun, nakita ko. And then, have the five of sword talaga. By January 2024, actually, Virgo, sabi ko sa'yo, maaring may mga tao pa rin na magkakaroon ng mga, maaring may mga competition. Competition when it comes sa gagawin mong business o ano man yan sa mga kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa co-workers mo, ano yan. May competition nakikita at meron talaga mga tao akong nakikita na hindi ko alam kung iba sa inyo talaga is nag-aaral. Maaring iba na is nag-aaral. O may ginagawa kayo na something na minamaster, ano, sa nakita ko dito. O nagle-learn kayo para sa sarili nyo na something. And then nakita ko dito, may mga darating pa rin na mga conflict. Mga conflicts, mga lungkot, bulihan, hindi pagkakaintindihan. At may nakita rin ako dito na something ganun. May mga tension na mabubuo again na hindi marin-resolvahan. No, sa nakita ko dito. At nakikita ko rin dito, maaring yung iba sa inyo is talagang inilet go nyo na yung mga away, sadness, ganyan. Inilet go na at nag-focus na kayo sa inyong sarili. Thank you. Yan. Nagkaroon na mga rest, recharge, binigyan nyo na ng time yung sarili nyo. Sa nakita ko dito, no? Kumbaga, tinapos nyo na yung mga hirap na yun. And it's time to recharge at talagang take a breath and rejuvenate, no? Talagang ganun. Kasi you have to learn from the past, no? Tingnan natin. Ang the pool. Ano po ang the pool, Shoni? The pool. Reverse. And Page of Pentacles. Yung iba dito is nag-i-start a new beginning. Zero, kara. Ano ba ito? Starting po na zero at nag-i-start ng mag-focus sa business, work, pera, o mag-iipon ng pera. No, by January 2024. Ano itong reverse na ito? We have the Chariot. At iba pa rin is in with the Knight of Swords. Yung iba dito is magpaplano. Magpaplano ng maigi kung saan talaga nila ilalaan ang kanilang pera. No? Kasi to make a new beginning. Kumbaga, ayaw nyo, magpo-focus kayo, ayaw nyo magmadali. Paplanuhin yung maigi. Kung hindi nyo pa ito naisip, ang sinasabing advice ito, planuhin maigi to make a new beginning ng business man yan, love man iyan, kung ano yung imi-make a new beginning nyo, relasyon man iyan, pag-isipan yung maigi. Huwag pabigla-bigla, no? Huwag pabigla-bigla. Isipin maigi at dapat kayo is nasa tamang direksyon. Okay? Huwag kayong pag-aralang maigi. Okay, nakita ko ito is kailangan yung pag-aralang maigi, no? Yan. Kasi nakita ko ito is may nag-iipon ng pera or may ilalabas na pera to make a new beginning. Pero kailangan yung maging wise. Tingnan natin kung ano magiging outcome nito. Outcome nito, siya, no? The outcome. We have the Six of Sword in reverse. Yes, nakita ko dito is talaga moving forward na talaga kayo, no? Oh my God, sandali. Reverse to ah. Ibig sabihin, ibig sabihin yung iba dito is magkakaroon ng mga pag-aaway ng dahil sa pera by
January 2024 at magkakaroon ng mga lack of direction. Maaring iba is magkakaroon ng mga pagbubuli, makakaranas ng burnout. Yung iba dito is magkaka unfocus sa gagawin nila to make a new beginning. Yun ang nakikita ko. Maari din na magkakaroon ng mga delay. May mga oh my God, ano nangyari? Ang ganda na dito, biglang dito, no? Bakit po? Yung iba kasi something delay. Hindi ko alam. Kung kayo is may travel o i-start nyo ang business nyo, i-delay nyo muna. Kasi may delay ako nakikita. Flight man iyan, ano, o mga ibang bansa ka, maaaring may delay. O ano man iyang gagawin mo na to make a new beginning, trabaho, business, work, or basta kung ano man yan, there's something delay, no, na magaganap para magkapagbagong buhay. Sa nakita ko dito. Kailangan talagang pag-isipan yung maigi, ha? Kung kayo magtatayo ng business para hindi kayo masayangan sa pera. Kasi nakita ko may perang involved. Pag-isipan maigi kung yan is may perang involved. May meron ako nakikita mga unfinished business sa nakaraan, no? Nagkakaroon ng mga lack of help or allies. Nagkakaroon ng maaring may mga tao na pabalik sa nakaraan. Kaya hindi makapag-start ng new beginning. Nowhere to run to, na yung iba is something resistant talaga to change. Nagkakaroon kasi sila ng mga mental trap. Nagkakaroon ng turn around. Yan, something ganun. Kailangan diretso lang kayo. Hindi kayo makakaahon yan. Kayo din. Ano po ang the Three of Cups? Three of Cups yung. Ano po ang Three of Cups? We have the Wheel of Fortune, the Three of Swords. Ayan. Ito na yung sinasabi ko. Mag-ingat lang po tayo, mga ka. By January 2024. Maaari may mga maaksidente pagdating sa wheels. Pagdating sa vehicles. Kasama ang kapamilya, mahal sa buhay, kaibigan. Mag-ingat lang po tayo. May nakita po ako dito na unexpected blow of emotion. Sana is pag-aaway-aaway na lang ito ng mga magkakamag-anak, kapatid, kapamilya, karelasyon. Sana away lang, hindi aksidente. Okay? Basta magkakaroon ng mga unexpected blow of emotion, sakit, pain, storm, deep hurt. May mga madi-disappoint, no? May mga intense ako nakikita, Zorro, may malulungkot. Sabi ko nga sa inyo, is by mawawala with the accident. Kung anong accident man ang mangyayari, may mawawala. Kung kayo nagsada-drive o hindi man kayo nagda-drive, kahit naglalakad lang kayo dyan sa kalsada man yan, o may ginagawa kayo na mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, please, 10 times ingat, okay? Nakakita ko kasi dito is may mawawala. Okay? May mga iiyak. Magkakaranas ng iba ng mga feeling hopelessness, loneliness. Kakaroon ng mga pagkakahiwa-hiwalay. May madedepress. Maaring okay lang kung separation with your loved ones, kapamilya, kapatid, kaibigan. Okay lang kung ganun eh. Huwag lang maaksidente, no? Basta magkakaroon ng mga hindi, iba is hindi pagkakasundo-sunduan, hindi pagkakauna-unawaan, unhappiness, confusion, and alienation. Ganon. Nag-ingat po tayo by January 2024, dahil malapit po tayo sa aksidente. Okay? Tingnan natin outcome ito. What is the outcome? We have the Ace of Pentacles, may involved na pera. Maaring kung kayo is ma-aksidente, maaring may pera kayong matatanggap. Kasi nakita ko na may perang darating. Okay?
sana away na lang. Hindi na natin na kailangan ng pera, basta mingila tayo ng tulong sa taas. Tingnan pa natin, what is the outcome? Ay, oh my God. Ano ba ito pinakita sa akin? Hindi ko ito kukuhanin, pero titingnan natin. Ah. Baka may related to dito. But, oh my God. The devil, the lovers. Oh, three of pent. Oh my God. Sabi ko na nga, be, may involved na pera dahil may nak... Kung dito ang babasahin ko itong tumilampo na ano na to, maaaring iba dito is related sa lovers. Maaaring kung kayo is nagdadrive with your lovers or sana na conflict na lang. Basta, kung ano man yun, is may nakita ko dito na may makipag-dealing. Maaaring makapag-dealing sa mga bayarin, no? Kung kayo ay maa-aksidente. Oh. Tama nga, may mga makipag-dealing, collaboration, magkakaroon ng bayaran. Dahil we have also the devil dito, paaring ganun, no? Oh, God. Itong mangyayari na ito, talagang magkakaroon ng mga sakit. Pogi magkakaroon sa inyo ng mga focus sa mga pain na situation niyo. Magkakaroon ng ganun sa nakita ko dito. Mag-ingat po tayo. May mga matatrap. May mga paparalyze at may mga co-confine. Oh God. Sana mali ako. Tingnan natin ang ako. We have the Ace of Cups in reverse. Ito po ang outcome natin. Ibig sabihin is magkakaroon ng mga negative. Magkakaroon ng mga mapupustrate. At may mga bad news talaga akong nakikita. Hindi po maganda ang card natin by January. Pero hindi naman siguro lahat ito sa inyo. No? Kasi marami kayong energy actually. Hindi man kayo, ipagpadasal na lang natin at hingi tayo ng tulong kay Universe. May mga malulungkot, conflict, bad news. Ako nakikita, magkakaroon ng mga frustration, negativity, discontent. Magkakaroon ng mga restrain of emotion sobra at magkakaroon ng mga disconnected, isolated. Okay? Empty. Ayan ang ating ano. Mukhang, huwag naman po sana. Tingnan natin si lovers. The lovers. The Queen of Cups. Okay. Magkakaroon ng super emotion. No? Na mararanasan. Magaganap. Malulungkot. Dahil sa minamahal. Tingnan natin si Queen of Cups at si Knight of Cups. Ano po ang... Iba dito ay si pagka-psychic. Queen of Cups. Queen of Cups. Thank you. Queen to Queen. Oh my God. Nakita ko dito is may... May mga tao na dadamayan ka. Maaring ka mag-anak. Mahal sa buhay. O iba pang tao. Kasi nakita ko may mga tao na lalapit sa'yo. Dahil sa sobra mong emotion. Tingnan natin si Nine of Cups. Nine of Cups. Knight of Cups. Knight of Cups. Thank you. With the Two of Swords, talagang makakaranas ka ng takot
na harapin ang mga sitwasyon. Harapin ang mga sitwasyon o choices na magaganap, no, sa nakita ko dito. Sa ibang banda naman na nakikita kong sitwasyon is nakita ko na may tao na gustong makipagkitang muli sa iyo. Maaring past relationship, lovers, kung ano man 'yan, na nakikita niya na super emotion siya, gusto niya makipag-getting together sa iyo, gusto niya makipag-union. No. Kumaga-attract kasi sa iyo eh. Na-attract siya sa iyo, handoon yung passion, kumbaga. There's a passion. Then ngayon, gusto niya pumunta sa iyo and to say sorry, no? Kaso nakikita ko dito na medyo takot siya sa iyo. Natatakot siya, nakakaramdam siya ng takot sa iyo. Nakita ko dito. Tingnan natin yung outcome nito. Outcome. Show me the outcome. With the Seven of Swords. Sa una kong kwento, nakita ko dito na you need to protect yourself. No, depensa mo yung sarili mo. Stand for your beliefs. For your beliefs. Kasi nakita ko dito na may mga mangaharas, may mga mag-a-under attack. At nakita ko rin yung iba dito is magiging very hectic ang schedule or busy ang schedule. So nakita ko dito. Kailangan kang magkaroon ng strong will. Okay, Virgo? May mga magaganap na forceful something. No, basta i-connect-connect mo yan sa buhay mo, hanapin mo sa buhay mo. May ganun ako nakikita. Ingat-ingat lang ha, at nako. May nakikita akong tao talaga na aatakihin ka. Ha? Ingat. Kasi nakita ko you are so kind, oh, Virgo. Napakabait mong tao. Kasi kung ano yung meron ka, ibibigay mo eh. Kahit minsan wala ka na nga, tutulong at tutulong ka pa rin. Yung ba dito, maaring may ano ha, may nakita ko na tumutulong. May tumutulong. Maaring may charity kayo, no? May charity o mga nagbibigay ng gift, ganyan. Na tumutulong, nagbibigay, binibigay kayo na something. But it comes naman sa relasyon, nakita ko dito na talaga you make it to try it balance, no? Yung relasyon niyo. No? Tingnan natin si Six of Pentacles. Six of Pentacles, show me. Six of Pentacles. Six of Pentacles. Oh, with the Four of Cups in reverse. Maaring may mga magbabalik na karelasyon dati, na dati niyong nireject or something, business man iyan, love man iyan, o ano man iyan, natatanggapin niyong muli. Na you will forgive. No, sa nakita ko dito. Ano pa? Show me. We have the moon. Oh, anong the moon? Ano yung the moon? Show me. Yung mga tao na nagsinungaling sa'yo, maaring you give forgiveness na dito, no, sa mga tao na to. Kung sino may mga naloko sa'yo, nagsinungaling sa'yo, o makakasakit pa sa'yo. We have the Ace of Wands, no, talagang, kasi you want to start a new fresh, a beginning, no. Ito yung breakthrough mo, there's a changing, ano ba to? Take it action lang, talaga sa lahat ng mga gagawin, ano, charity man iyan, na itatayo mo business, o ano man business, o new love man iyan, new job, o new work, o new skills, o creative mo man yan, o ano pa man yung ibibiginin mo, yan, talagang nakita ko dito is think positive, no, think positive at take it action
sa nakita ko dito. At nakita ko naman dito na may gusto talagang tao na gustong humingi ng one more chance. And can you forgive me, Virgo? Yun ang nakita ko dito. Tao na nagsinungaling lang sa'yo at ang hindi naging totoo. Tignan natin si outcome. Anong outcome niyan? Oh, we have the five of wands. Maari iba dito is may relasyon, kumbaga related siya sa kanilang magkakapatid. Yung magkakapatid, co-workers, o ano man yan. Nakita ko dito. Outcome. The three of pentacles, ang outcome. Oh my God, magkakaroon mga lack of teamwork. Paari yung iba is humihingi ng forgiveness pero hindi mo pa sila mapapatawad. So, sino man itong mga tao na to sa buhay mo. Or magkakaroon talaga ng mga lack of collaboration. Kung kayo talaga is may mga itatayong charity, business, ano man yan, yung new beginning sa buhay nyo, new love man iyan, o papasok ka sa isang new work man yan, is talaga magkakaroon talaga ng mga lack of o alibaba, magkaibigan mo na magtatayo kayo ng business, yun, magkakaroon talaga ng mga lack of teamwork, collaboration, magkakaroon kasi ng mga conflict o misalignment sa inyong dalawa o magkakaroon ng mga disagreement, no? Maaring kailangan nyo make a new i-plan nyo maigi ito, no? Maigi, as in maaring iba dito is baka maaring ang business is online shopping, online ng buy and sell ng car, maaring ganun. Pero mag-ingat lang po tayo dito, no? Kasi may nakita po talaga ako na hindi magandang pangitain by January 2024. Okay, Virgo, mag-ingat lang tayo with the two of wands. Maaring iba dito is gustong mag-travel. Yun yung sinasabi ko sa inyo. At mag-start the planning, a new business, new work, new job, ganyan. Yung nakita ko, no. Meron ako nakita ito, no. Five of cups, maaring may mawala talaga, no. Mag-ingat lang po tayo, double ingat po tayo, naglalakad man tayo. Hanggat maaari, huwag tayong tumingin ng tingin sa mga ketay, ano ba to? Cellphone habang naglalakad, dahil hindi natin alam, baka mabunggo tayo ng car or mabunggo ano man ang maaksidente tayo. Focus tayo, kung naglalakad ka sa labas, mag-focus ka. Tingnan mo ang kaliwat kanan, likuran, kung may mga darating na hindi magandang sasakyan man yan, tao man yan, o ano man yan. Okay, that is for you for today, Virgo. Basta, mag-ingat po tayo. Arigato, namaste. Lagi tayo humingi ng tulong kay Universe at kay God. Take care yourself. Arigato, namaste. God bless.